Sampai
Muli tayo ngayon sa ating pananalangin. Pero bago po yan, hayaan nyo pong bumati ako sa mga nanay, sa mga katulad kong nanay ng Happy, Happy Mother's Day. At hayaan po na alayan ko kayo ng isang salita ng Diyos patungkol sa nanay na ilaw ng tahanan. Sabi po sa John 1 verse 5, "Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagagapi kailanman ng kadiliman." Yan. Tanggapin po yan nating mga nanay na sa pagiging ilaw ng tahanan ay lagi tayong nagliliwanag dahil taglay natin ang liwanag na dulot ng ating Panginoong Jesus. At sa ating pong pangkalahatang pananalangin, sabahan niyo po ako na manalangin tayo sa ating buhay na Diyos na siyang nakakakita at nakakarinig at tumutugon ng ating panalangin. Sabi sa Santiago 5 verse 16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya manalangin nga po tayo ng una, paglilinis, paghingi ng tawad. Sabay-sabay po tayo. Aming Amang Diyos, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan na nagpapakumbaba. Kinikilala po namin na kayo ang mabuting Diyos at makapangyarihan. Humihingi po kami ng paglilinis mo sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagagawang hindi tama at hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. At salamat po, tinatanggap po namin ngayon na pinatawad mo na kami. Pinasasalamatan po namin yon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At Lord, this time we pray again for our nation, Panginoon, aming bansang Pilipinas, Panginoon, na kayo ang Diyos. Sabi nga po sa salita ng Diyos, sa Awit 33 verse 12, ang sabi po doon, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Kaya,
ang kinin po namin natin yon ngayon, yung salita ng Diyos na ang bansang Pilipinas kung saan tayo naroroon ay ibinukod o mapalad tayo. Mapalad ang bansa natin na ibinukod na ng ating Panginoong Yahweh. At sabay-sabay po nating ipanalangin ang sitwasyon ng ating bansa. Aming Amang Diyos, minsan pahayaan mo na itaas namin sa iyo ang bansang Pilipinas kung saan kami pansamantalang naninirahan. Salamat po na naniniwala po kami sa salita mo, Panginoon, na kayo po ang Diyos ng bansang Pilipinas. Dinideklara po namin yan na kayo ang Diyos na ang aming bayan ay iyon ang ibinukod, Panginoon, at pinagpala mo na at pinagaling mo na. Your hill, our land, Panginoon, katulad nga po ng salita mo. Salamat sa bansang Pilipinas na kayo ang tinatawag, kayo ang hinihinga ng tulong, ng gabay. Salamat din po sa lahat ng namumuno sa bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat sa karunungan na patuloy na pinagkakaloob mo sa lahat ng namumuno hanggang sa kataas-taasan, magmula sa kataas-taasan hanggang sa barangay level, Panginoon, yung wisdom mo, yung naghahari sa bawat isang namumuno para magkaroon ng katugunan, Panginoon, yung matagal na pinananalangin ng bawat tao sa bansang Pilipinas na katapusan, Panginoon, ng pandemic na ito na aming dinaranas ngayon. Kaya salamat pong muli sa aming bansa, Panginoon, maging sa buong mundo na kayo ang may likha. Naniniwala po kami na kayo po ang may likha ng buong mundo at hawak mo po kami sa iyong mapagpalang mga kamay. Kaya salamat po, hayaan mo po na ipagkatiwala namin muli sa iyo ang sitwasyon ng aming bansa at ng buong mundo. At salamat po sa katugunan at sa kagalingan ng lahat ng aming bayan, ng aming bansa, ng aming mundo, buong mundo na kayo yung may likha. Salamat po, tinataas din po namin sa iyo ang aming mga church, Panginoon, kami na mga mananampalataya mo, kami na iyong mga katawan, na iyong sambahayan, Panginoon, na nananalangin, kasabay kong nananalangin. Panginoon, hindi po maiksi ang kamay mo para ilahad mo ang iyong mga palad sa mga taong nananalangin sa iyo, humihingi ng awa, humihingi ng habag, Panginoon, at humihingi ng katapusan, Panginoon, ng negative na sitwasyon na ito, Panginoon. Patuloy mo po kaming bigyan ng pag-asa na malapit na po kaming lumaya sa pagkakulong sa aming mga tahanan. Pero ang pagkakulong naming ito ay hindi nalilimitahan yung pagbabahagi ng salita ng Diyos na katulad nito, yung pananalangin na katulad nito. Bagkus, dumami pa po kaming nananalangin sa iyo, Panginoon, dumami pa po yung mga kaisa ko sa panalangin ito. Hindi lang ang aming sambahayan, kundi ang bawat pamilya ng buong mundo ay nagtitiwala, Panginoon, sa pagkilos mo, sa kapangyarihan mo, Panginoon, at magtitiwala pa rin po kami sa pangako mo sa iyong mga salita na ang bawat pamilya, Panginoon, ay sama-samang nananalangin at lumalapit sa iyong pagkilos, humihingi ng kahabagan mo, Panginoon, at naniniwala po kami na kayo ang Diyos na dumirinig at tumutugon ng mga panalangin ito. Kaya salamat po, salamat sa mga nakiisa sa mga panalangin ito. Salamat na hindi mo lang ito dininig. Ngayon pa lang pinasasalamatan na po namin na tinugon mo na ang mga panalangin ito at itinataas namin ito sa iyo ng may pag-ibig, buong pananampalataya at may pasasalamat na tinugon mo na ang panalangin ito na isang araw magigising po kami na normal na ang lahat, Panginoon, na maayos na ang lahat dahil sa biyaya at habag mo. At sabay-sabay kaming magsasabi at sisigaw na, thank you Lord, tapos na, tinapos mo na, pinahid mo na ang luha ng aming mga mata. At binigyan mo na ng kalakasan ang mga taong nanghihina na nawawala ng pag-asa. At binusog mo na ang mga tao na nagugutom, nauuhaw, Panginoon. At salamat po, sabi mo nga po sa iyong salita sa John 8:35-36 na ang sino mang lumapit sa iyo
ay hindi na magugutom kailanman, at sino mang manampalataya sa iyo ay hindi na mauuhaw kailanman. Salamat po sa salita mo. Pangahawakan po namin yon. At ito po, kaisa po ng panalangin ito, ang buong bansa, buong pamilya na naniniwala na tinugon mo na ang panalangin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po sa nakiisa. God bless us all. Gandang araw po, Faithful San Pedro. Kamusta na po kayo? It's been almost 2 months na naka-quarantine na po tayo. And nakakatuwa kasi meron pa rin tayong na-harvest even po na nasa ganito pagkakataon po tayo. And today we are still going to harvest, lalo na sa mga salita ng ating Panginoon na napapatunayan nating totoo, may kapangyarihan ng kanyang salita, lalo na sa mga panahon ngayon. So, hayaan nyo munang basahin ko po yung salita ng Panginoon sa Hebreo 1 hanggang 2. Noong una, ang usap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang. Meron po kahalagahan ang binasa ko po kanina. Ngayon lang, so ito yung aking naliliwanag sa atin na this time, no, God has spoken to us through His Son, the Lord Jesus Christ. So, siguro, yun po yung pwede natin gamitin background sa pag-aaral natin ngayon. That God Himself is talking to us through His Son, na sinabi niyang siyang salita. No? Siya, nung una pa man, no, nandito na ang salita. At ito ang ating Panginoon Jesus. Okay? So let me just first pray. Aming Ama sa Langit, kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na binibigay mo po sa amin. Salamat po. Meron na naman kaming pag-aaral na katulad ng ganito. At maraming salamat dahil alam namin na magdaragdagan mo naman ang aming kaalaman tungkol sa iyo. Thank you, Lord. Gawin mong maliwanag, malinaw ang mensahe sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Thank you. In Jesus' name, amen. Okay. So, pag-aaralan natin is alam na ng marami. This is quite known to many. And it is all about the breeding woman. So, parang review. Pero aside from reviewing the story, tingnan natin paano siya may apply sa ganitong kondisyon ng ating buhay. How do I get the most of the situation para inline pa rin tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Okay, so ang title po ng story natin is Facing the Impossible with Faith. So, ang story po is about yung babaeng inaagasan. Story ay naipagitan sa dalawa pang milagro na ginawa ng ating Panginoon. And pag binasa niyo po siya sa Mark 5, it is between the story of Jairus, the devil-possessed man, and the story of the healing of the daughter of Jairus. Okay? So, let us consider first yung unang point natin. Sabi niya, faith takes us to Jesus when we are at the end of ourselves. So,
Para nang pagkaya daw natin, dinadala tayo kapag nasa dulo na tayo ng ating mga sarili. Ibig sabihin, yun na lang yung last card para sa common language natin. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, so yun sa Marcos 5:25-26. Merong isang babae na inaagasan ng dugo sa loob ng 12 taon. So, medically speaking, sabi nga nila yung condition niya could possibly be a uterine cancer. Yung daw siya. Yung sakit niya medyo malala. And sabi sa 26, matagal na siyang nagdurusa. Marami na siyang pagpagamutan at nagastos niya na lahat ang kanyang yaman, pero hindi siya bumubuhi. Of course, ay lalo siyang sumasama. So, ganun siya. Sa atin, siguro, hindi mo naman masasabi na yung itong quarantine has placed most of us dun sa medyo mga alanganing lugar na. But still, itong quarantine, dinala tayo sa isang kondisyon na hindi stable or something na talagang medyo nagkaroon din tayo ng pag-aalala. That's why we on our part, no, naging ugali din natin na tawagin ang ating Panginoon. Mag-resort tayo sa pagtawag sa ating Panginoon. So, hindi ko rin yung babae. Sa kanya lang, ang kondisyon niya, she was at her worst, no? At saka siya na desisyon na lumapit sa ating Panginoon. Number two, no? Faith drives us to Jesus in trust. Pananampalataya natin, ang magtuturok sa atin na lumapit sa ating Panginoon na mayroong buong pusong pagtitiwala sa Kanya, sa kaya niyang gawin. So, nabuo yung balakin ng babae. No? Sabi niya, nung nasa likod siya ng ating Panginoong Jesus, so naglagay na siya ng kaisipan. No? Sabi niya, kumahawakan ko lang alaylayan ang kanyang damit. Ako ay gagawin. No? At isa sa mga favorite verse ko, yung Mark 5:29, sabi doon, at tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya sa kanyang katawan na siya ay magaling na. So, this has always been my declaration kung mayroong problema sa katawan ko. So, ibang declaration ko yung word of God, maramdaman ko na ako ay gumaling na. Yun. So, paglapit natin sa ating Panginoon, meron tayo ng unwavering trust. So, yung situations natin ngayon, ano? And we come to the Lord and giving our supplications to Him. But remember, in our supplications, there is always our thanksgiving. Kaya mas maluwag ang loob natin pag humihiling tayo ng may pasasalamat. Kasi alam natin yung pagtitiwala natin, makukuha natin yung hinihingi natin sa Panginoon. So even in these times, no, yung sitwasyon natin, no, sinong mag-aakala na merong SAP na tinatawag, no, yung Social Amelioration Program na magbibigay ng pera para sa ating mga pangangailangan. And parang katulad din siya nung yung istorya, merong dalawang bulag na lumapit sa ating Panginoon Jesus sa Mateo 9. Tapos ang sabi sa kanila ng ating Panginoon Jesus, Mateo 9:29, according to your faith, be it unto you. No? So parang ang galing ng salita ng ating Panginoon, ayon sa iyong pananampalataya, mangyari nawa. No? So, iba parang sarap na sabihan ka ng ganoon. Ano? Anak, ayon sa iyong pananampalataya, mangyayari nawa.
Yun. So sa atin, in these times of needs, no, in these times of uncertainty, no, yung sinasabi sa atin, huwag mawala yung ating pananampalataya at paniniwala, pagtitiwala sa ating Panginoon. At bawat araw na lumilipas, no, it proves ang salita niya sa ating mga buhay. No? But up to now, we are still here, no, fighting, no, we are still standing, and surviving this situation. No? It is because of our faith in God. Okay? So, yun po. So, yung pangatlong nagagawa ng ating pananampalataya ay, ito na yung medyo, ito yung ating highlight. Ito yung karamihan na kadalasan na hindi siya masyadong nabibigyan ng pansin. Kung tatanungin mo siya, bakit niya ba pinipilit hanapin ng ating Panginoon sa simbaba? Diba? So, yung pangatlo, faith responds to Jesus in obedience. Faith responds to Jesus in obedience. Pananampalataya natin ay tumutugon sa ating Panginoon, no? Sa pamamagitan ng ating pagsubok. So, basahin natin yung so ayon doon sa verse 30 sa verse 30 hanggang 33, no? Sabi ng 30, alam ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya, no? Kaya nagtanong siya, sino ang humawak sa akin? Pero yung mga disciples niya, medyo parang naiirita pa nga sila. Ang pinanong niya, ang dami-dami kong tao dito. Sino po, malalaman pa po ba ninyo kung sino yung humawak sa inyo? May napakaraming tao. And luminga ang ating Panginoong Jesus at hinahanap niya kung sino yung gumawa sa kanya. Pero yung babae, natatakot man siya, nanginginig man siya, at alam niya na yung kagalingan dumating sa kanya ay nagpapirapa sa harapan ng ating Panginoon Jesus at sinabi ang buong katotohanan. So, yun po. Although merong isang side to the story, pag inisip mo siya, balakin natin sa ating balakin niya sa kanyang kalagayan. Na-consume na niya. Sabi niya, kung hamahawakan ko lamang red ng laylayan naman yung ay gagaling. So, nagawa na. Ginawa niya yun. Tapos gumaling na siya. Pwede, pwede na siyang hindi magpakita eh. Pwede na siyang umuwi. Kuha na niya lahat. Pero merong panawagan ng ating Panginoon. Alam niya na siya lamang ang makakatugon, no, dun sa tawag, sa tanong ng ating Panginoon. Sino ang umawak sa atin? No? Kaya yung response ng ating faith is obedience. So, lumabas siya, sinabi niya, ako po ang humito. No? So yun siya. So sa atin, ano yung magagawa nito sa atin. So, sabi ko nga po sa inyo, tandaan po ninyo yung sinabi ko nung una, yung Hebreo 1:1-2. Nung una nang usap ang ating Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, pero itong mga panahon na ito, nangusap siya sa pamamagitan ng ating anak, sa pamamagitan ng kanyang anak. So, even in our times, the Lord is still speaking through us. Yung babaeng example na yun, sa yung point po natin, yung faith, pero kasama po niya yung obedience. So, ikaw o ako o tayo, mayroong alam natin na mayroong ginawa o ginagawa ang Panginoon para sa atin. No? During the year, mayroon tayong parang ginawa ng babae. Sa pananalangin ko, nakakatanggap ako ng sagot sa pananalangin ko. So, hindi lamang personal consumption. Kasi,
nais din ng Panginoon na maipahayag ang aking pananampalataya sa kanya. Kaya po yun yung sinasabi niya na yung our faith responds in obedience. No? Sabi ng ating Panginoon, sabi niya doon sa awit 1:8, sabi niya, and when the Holy Spirit is upon you, you shall be my witness. Yan. Kapag nasa sa iyo na ang banal na Espiritu ng Diyos, ikaw ay aking magiging saksi. Yun. Diba? So, yun yung parang salita na sinasabi ng ating Panginoon. Hindi lamang na na-consume ko yung faith ko, hindi lamang yung sinagot yung panalangin ko. But it goes way beyond, you know, being a testimony for God. You know, being a testimony para sa ibang mga. No? So, I could really be a better witness, no, para po sa ibang mga tao. Ako'y isang magiging patutuo na ang Diyos ay hindi nagbababaya, na ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin, at ang Diyos ay hindi natutulog, hindi nawawala. No? Yun. So, yun yung parang sa panahon natin. Yun ang kailangan natin. Ano ba yung maiisip mo naging struggle mo ngayong quarantine period na ito? Itong dalawang buwan na quarantine period na ito. Ayan. Siguro one of these days, pag binalik na yung ating normal services, no? And you will be asked na tumayo at magpatutuo para sa Panginoon. And alam nyo, yung isang bagay na yan na medyo matagal ko siyang natutunan gawin. Although matagal na akong naging Kristiyano noon. Pero matagal akong na-convince na tumayo at magpatuturo para sa Panginoon. Ma-attend kami ng church, nakalala ko siya. And most of the time, doon po lang ako sa likuran. Sa bandang hulihan po ako laging nakaupo. Kung wala nang upuan, sa bandang hulihan lang ako laging nakatayo. And every time na nagtatawag po yung pastor, sabi niya, sino po yung pwedeng magpatotoo, no, sa kabutihan ng ating Panginoon. Parang ngayon laging bumubulong, ikaw, pwede ka namang magpatotoo. Pwede ka naman, pwede ka naman, huwag matutuwa ka. Pero ano siya, parang ano siya, hindi pa desidido. Yun na, parang ayoko. Kaya lilipas yung service, hindi ka magpapatuwa. Tapos magtatawag na naman. Sino ang gustong magpatutuwa sa kabutihan ng Panginoon? Tapos parang walang tumatayo. Parang walang mag-volunteer. Sabi yung sasabi siya, may mag-volunteer siya. Ikaw na. Tapos hindi ka pa rin makapunta sa harap. But, yun po yung pagpipili natin. Sa akin po, na subukan ko po talaga siya. Dumating yung panahon na kailangan yung bang nakumbinsi na yung sarili ko na tumayo at magpatotoo. And alam mo, ang dami siyang hirap din at pinagdaanan. Kala ko nga parang medyo nanginginig pa ako nung nagsasalita. Kasi hindi ko siya talagang gawain eh. Pero na-overcome ko siya.
sa pagiging eager rin ng tulong sa Panginoon. Kasi I wanted really to testify the goodness of God. I really want to be a witness of His goodness sa buhay ko. No? Kaya, yun. Yung panahon na yun, pagkatapos na nakapag-testimony ako, no, alam nyo, siguro yun yung breakthrough sa buhay ko bilang isang mananampalataya. Kasi magmula noon, ang dami nang naging pagbabago sa buhay ko. Hindi hanggang sa ito, inabot ko na yung pagpapasko. At nagsimula siya doon sa maliit na pagsunod natin sa kanya. Faith response to Jesus in obedience. So, yun po siya. So, sa atin, meron po tayong talagang, meron po talagang magandang ginawa ang Panginoon sa atin itong quarantine period. So, siguro, ipunin lang po natin siya. Siguro, ilista lang po natin siya. Then, one of these days, no? Siguro, kahit po hindi natin hintayin yung makapag-service tayo ulit. Kahit na siguro, minsan, share na po natin siya sa ating mga kilala kung paano tayo nililigtas ng Panginoon araw-araw, paano nagpo-provide ang Panginoon sa ating pangangailangan, paano hindi tayo nagkakaroon ng COVID-19. Diba? So, it is really a baka yun din po yung breakthrough na para po sa inyo. So, and we stand up and really proclaim the Lord Jesus Christ, the goodness of our Lord Jesus Christ. Okay? So, yun po. Yun po ang assignment po ninyo. So, challenge po ninyo. So, ipunin po natin yung testimonies natin ito pong quarantine period. And pagkatapos po natin siyang maipon, maisulat, no? If there is a chance for us to testify about it, no? Sa ating mga kapitbahay, sa ating mga pamilya, kapag-anak, no? I-testify po natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen po! Sigurado po kayo, ha? Gagawin po niyo yan, ha? Pero pagbalik po natin sa service, i-schedule po natin yan, bawat isa po sa atin magkakaroon. Pagkato ang kabutihan. Hey, so yun po siya. Yung babaeng ito, nung lumabas na siya, nung sinabi na niya na ako po yung humawak sa inyo. No? So ano po yung nakuha ng babaeng ito? Sabi niya, sumunod, faith receives God commendation. Sabi po sa verse 34, no, sabi niya, matuwa ka, sa English nga po, take courage, daughter, ang tawag po. Your faith has healed you. No? Sa pagtagalog po kasi medyo, ang translation niya is anak. No? Ang translation niya is anak. Pero sa English talaga pong yung babae, babae po talaga yung sinabi niya. Daughter, your faith has made you well. So, mayroong commendation. Ano? Kinocommend ni Jesus yung ginawa ng babae. Sa atin, ganun din. Ano? Although we do these things not for the commendation, but God is willing to give us His commendation for every good things na ibinabalik natin sa Kanya. God is giving us, is commending us. Parang tapatin ka sa likod. Ay, siya na. Parang ganun siya, di ba? So, gusto mo ba ng commendation galing sa Diyos? Di ba? Sino ang ayaw nun? Di ba? Ang sarap yata na i-commend ka ng Diyos natin. Okay? So, we have the commendation and ito pa yung isa pang gusto nating ipaliwanag na tinanggap din ng babae. Diba? Sabi dun sa sumunod 34b, sabi niya, go in peace and be free from your suffering. Go in peace and be free from your suffering.
sufferings. So, sa ibang translations, sinasabi lang ng Panginoon, sige, okay ka na, magaling ka na. Pumayapa ka na. So, siguro, itong last point natin, sabi niya, faith receives God affirmation. So, after the commendation comes affirmation. Siguro, kung didiretso nyo na konti yung istorya ng babae, yung maramdaman niya magaling na siya, no? Siguro susunod na ron na tataba na siya dahil sa magaling na siya, hindi na siya mukhang mamamatay na, siyempre payat na siya. Pero ngayon, di ba, tumaling na siya, makikita mo siya, bumabalik na yung kanyang katawan. Affirmation includes not only the physical, but also the social, the emotional, and of course the spiritual. So yung affirmation yun, bumaling siyang physical, pero hindi lamang yun ang binigay sa kanya, ang ating Panginoon. Even yung intentions ng babae, di ba, siguro sabi nga sa inyo, pwede na siyang hindi lumabas eh. Pero hindi niya matiis sa kanyang sabihin. To disobey the Lord, kaya lumabas siya. And even the sins, na yung mga kasalanan na meron siya, God is willing to forgive. No? Yung in-affirm din sa kanya. No? Yung buhay niya, nakabalik siya sa kanyang social standing, even yung sa standing niya na lagi siyang madumi, kasi nga meron siyang laging dugo doon sa batas nila, madumi ang babaeng ganun eh. No? Pero binalik siya sa social standing, naging malinis ulit siya. And even economically speaking, no? Dahil sabi sa Biblia, dati siyang mayaman eh. No? Siguro nakabalik din siya sa dating standing. No? Na-tundar niya ulit yung buhay niya. No? And this is one thing na kailangan matutunan natin sa Panginoon. God's intention, no, is not only to commend us, but really to restore us, no, to affirm us. No. This is what God wants. No. Kaya nga, yung commendation, tinawag na siyang daughter, di ba? Ano din tayo? No? When we receive our healing from the Lord, no, it is not only physical healing. If we are asking for physical healing, it will not only be physical healing. You know? What happens, yung pangatlo, yung obedience, this is when the relationship starts. Yung po siya. Although yung preview ng relationship is when we have this faith in our heart para lumapit sa ating Panginoon. Pero when the faith leads us to obedience, this is when the relationship starts. Obedience is when we do the things that God wanted us to do. Yun na siya. So, yung babae, she started having this relationship with the Lord because of the word of God. No? Hanggang sa kahulihan, verse 34, sabi niya, go in peace, your suffering is over. No? Hindi lang ibig sabihin yung physical suffering, but encompassing all your sufferings are over. So, ganito rin siya. Yung ating panahon, no? Yung mga dumarating sa atin, ha, masasabi mo siyang pantapa lang din sa mga pangangailangan natin. Kasi mas higit pa rin pagka meron tayong kapayapaan sa ating puso. No? Yung maririnig mo pa rin yung salita ng Panginoon. Go in peace. Your suffering is over. Masarap pakinggan. So, ito yung sabi ko sa inyo. So, let us always be mindful of this. No? Meron that God is still talking to us in our times. And it is through His Son, the Lord Jesus Christ. And it is through these stories na pinag-aaralan natin. Na siya ay namumusap sa atin.
Kaya po yung challenge ko po sa inyo, nangungusap po ang Panginoon sa atin through this woman, that we respond in obedience. So, God is always good. Hindi lang po siya noong panahon na yun. Maski po ngayong panahon na po, He remains to be a good God. Okay. So, this, merong isang quote and we will end with this quote. Sabi niya, your greatest limitation is God's greatest opportunity. So, tandaan natin, it is our limitation and it is not God's limitation. And the opportunity is always there to be reconciled with God and to start a relationship with Him. That is what God wanted us. So, again, I challenge you. Ito po ating mga testimonies about this quarantine period. Ano po yung mga naiisip nyo na napakabuti ng Diyos sa buhay ko. So, yun po yung doon nyo umpisahan yung mga testimonies nyo. Napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Nang yun, bahala na kayo ng dito. Okay po. Okay. So, let me just pray for you. Heavenly Father, we thank you for your word, Panginoon. Salamat na tutunan namin na you are always there, Panginoon, to commend us, but not only to commend us, Lord, but to affirm us, Lord. That every time we are healed, Panginoon, kasama ng aming healing, ng iyong commendation, kasama ng iyong commendation, ang aming affirmation. And, thank you, naniniwala kami, kasama ka namin araw-araw ng aming buhay. You will never leave us, you will never forsake us. Thank you, in Jesus' name, amen. God bless po, San Pedro, and until next time, stay at home, wash your hand, social distancing, malapit na po tayo, matapos. Amen. God bless po ulit.